Kayo naman? Umasa pa. 100 days na kayong nagba-blind item, samantalang ako 1 hour pa lang. Tapos you're frothing in mouth na wag ganun. Hindi kasi alam mo, ito ah, hamon ko rin naman ito sa mga sila Sangkay, sila Coach Jarrett, at sila Maharlika. Sinasabi ni Thinking Pinoy, wala talaga kayong mga balls. Kung talagang meron kayong binabanatan, bakit hindi nyo diretsuhin? Kasi ang hirap sa inyo, puro kayo daldal. Yan ang totoo. Lahat kayo, pati ikaw, Thinking Pinoy. Kung may tinutukoy ka talaga, bakit hindi nyo diretsuhin? Sino? Sino yung mga tinutukoy mong vlogger? Ikaw naman, Maharlika, sino yung tinutukoy mong humihit-hit? Hindi, akala ko ba matatapang kayo? Meron kayong para sa bayan, para sa bayan. Ba't di nyo sabihin kung sino? Nakikita nyo na palang mali. Nakikita nyo na palang may ginagawang katarantaduhan. Bakit hindi ninyo banggitin? Di ba? Puro kayo, ano dyan? Kyaw-kyaw, sabi nga. Di ba? Puro sila dal-dal. Wala naman pala. Yan. Tingnan nyo, sa pa... hindi, kasi natatawa ko eh. Natatawa ko. Parinigan sila ng parinigan. Di ba? Sila-sila nagpaparinigan. Pero obvious naman kung sino yung tinutukoy nila. Oh. Sino yung sponsor? Hindi. Thinking Pinoy, ganito lang yan. Isa ka pa. Puro ka dal-dal. Oh, sino yung financier na yan? Kung kilala mo, ba't di mo banggitin? Oh, eh, wala kang ebidensya. Sa madaling salita, isa ka talagang marites. Wala ka eh. Wala kang ebidensya eh. Puro ka pala daldal. Oh, puro ka pala ngaw-ngaw din. Ha? Puro ka putak. Wala naman pala ikaw ebidensya kung sino yung financier at sino yung mga tinutukoy mo. Oh, edi wala ka talagang yag. Diba? Wala. Puro pala kayo mga mahihinang nila lang. Sama-sama kayo. Anong tawag mo sa mga ganyan? Mahinang nila lang. Sa bagay, pag ang sinusuportahan mo, mahinang nila lang, mahinang nila lang din sila. Yeah. Sila-sila nag-aaway. Hindi, ito, isipin nyo to ha. Tanungin ko kayo. Ah. Noong panahon ni Pangulong Duterte, sinong ganyan? May ganyan ba? Meron, siya lang. Ganyan. Ay nako, wala pala kayo, puro pala kayo daldal. Kung alam nyo nang may masamang nangyayari sa Malacanang, may humihit-hit na ng pulboro, hindi nyo sabihin. Oh. Kung alam pala kayo may mga bayaran, ba't di kayo magsalita? Puro pala kayo mga mahihinang nilalang. Wala pala kayo. Sus, oh. Ah, ito, tapos na rin yan. Oh, ito. Sino ko? Oh, grabe. Oh, hala, ang daming feeling din naman. Ang bilis naman samantalang ako. 3 months ako bago tuloy ang nag-react. 3 months lang nawala. Ano ibig sabihin ng 3 months na nawala? Alam na this. Meron akong tanong sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nyo bang day off ng 3 months mula sa inyong trabaho? Hindi, ako nagtatanong lang ah. Kasi nung nag-Europe ako, wala pang 15 days yun. Naghirap na ako dun. Kaya nung pagbalik ko, puro video labas ko. Bumabawi eh, di ba? At saka may trabaho. At least may trabaho ako. At least yung Mocha Girls, tuloy-tuloy ang show, di ba? Kaya nyo ho bang mawala ng 3 buwan? Kaya nyo, ha? Sa trabaho nyo? Mabubuhay buo ba kayo pagka 3 buwan ho kayong nawala at hindi nagtrabaho? 1 month pwede. Uy, kaya pang mabuhay ni Froland. Sana all. Paghihirap ang aabutin, sabi nito ni Joe. Di kaya paghihirap. Kaya, basta may allowance. Yun! Nakuha mo, kapatid! Kuha mo na!
Ay, grabe. Sabi ni A. Paitan, Banat Bay, mali ang ginamit mong termino sa mga vlogger na yan. Kasi kung tunay silang loyalista, hindi nila ilalaglag ang isa't isa. Ang tawag sa kanila ay mga vlogger na tangay sa agos. Grabe naman niya makatangay sa agos mo. Ang lupit. Ako walang work pero buhay pa naman. Oh. Sana all kaya mawala ng 3 months, ano? Subukan ko kaya magbakasyon sa Japan ng 3 months. Mabuhay kaya ako doon? Paano ka mabubuhay? Wala ka. Ay, ewan natin. Oh, paano na yan? Oh, ganun na. Ganun na. Palakpakan. Oh. Kaya yan basta manalo sa loto. Ah! Diego Latigo, bakit mo naman sinabi yan? Bakit naman ganyan? So, ibig mong sab... Ay! Ayoko yan! Diego Latigo! So, sinabi mo... Ay! So, sinabi mo may nanalo sa lotong mga vlogger? Kaya... Ay! Nakailang taya sa isang numero? Mga 10 mga taya? Isipin mo, kunwari, ha, sa 430 ting nanalo, ha? And, kunwari lang, ha? Let's just, ano, this, ito, ano lang ito, pantasya. Naisip mo, kunwari, 10 ang, isang tao nanalo ng 10 taya, pare-parehong numero. 500,000 more or less, di ba? Yung pinalano ng isang loto. So, 500 times 10, 5 million? 10 lang yun eh, 433 yan. Ako. Ganun ba? Ay. Tapos, syempre hindi pwedeng i-reveal kung kaninong... Ay! Kasi pagka ginawang consultant, pag ginawang... trabahante ng gobyerno, baka masilip na kumita sa gobyerno. Diba? Kasi ilalagay mo yung pangalan mo dun. Pwedeng masilip. Tama, mali. Diba? Eh, paano kung dito sa taya at nanalo? Eh, hindi pwedeng silipin. Bawal ipakilala ko sino yung mga nanalo. So, lusot na. Gobyerno nagbayad. Ay! Grabe! So kung gusto mong kumita mula sa gobyerno nang hindi ka pwedeng silipin, magluto ka. Ay! Hindi ko kinaya yun. Paano mo naisip yan, Diego Latigo? Ang hirap nun, ha? Sa bagay, hindi pwedeng tanungin sino mga nanalo sa loto. Naku po. Kaya pala, for the first time, kahit imposible, sabi nga, di ba, ilang thousands para magkaroon ng posibleng mananalo sa isa sa numerong ganong kadami. Oh, sabi ni M3L, hindi posibleng i-rig nila yung loto sa Smartmatic nga na gawa... Hoy! Wala ko sinasabi, ha? Nako, wala ko sinasabi. Ang sinasabi ko, posible lang. Kunwari, ikaw ay mga manloloko, pwede mong gamitin ang loto para mabigyan ng mga ano. Pero hindi ko sinabing ginawa nila yan. Sa tingin ko, hindi naman nila ginawa yan. Oo, sa tingin ko, hindi nila ginawa. Huwag kayong ganyan. Huwag yun naman pinagbibintangan ng PCS. Oh. 1:28,000,000. Grabe naman kayo. Ginawang payroll ang loto. Ay! Huwag naman ganyan, Diego Latigo!
dito sa Canada, magmanalo ka, natetelevise mukha mo dito. Ay, talaga? Alam mo? Posible, no? Kumu-coach Jarrett lang, ano? Posible. hindi ko naman sinabing totoo. Eh, di ba sabi nga ng pamunuan ng PCSO, mga nanalo yung mga loyal na tumataya doon sa numero na yun. Mga loyal. Mga loyal daw. Hindi natin alam. Sabi ni Robert Arevalo, isnyonsor ni Talangka yung manager. Ay! Ba't mo naman ikaw ha? Wala ako sinasabi dyan ha? Dito sa Dubai, kapag nanalo na balita na may face reveal. So, ibig nyo bang sabihin wala kayong tiwala sa PCSO? Oh, eto. Simulan naman natin yung mga news. Oh, eto naman, news. Well, I would say that I don't know if I would myself term them as accomplishments. It's very early on in a term, but nonetheless, I think what we have managed to do in the first 100 days is put together a government which is functional and which has a very, very good idea of what we are targeting in terms of strict economic targets, for example. Accomplishments sa unang 100 days ni PBBM. Put together the government. Tuloy natin. Tingnan nyo ha. Kayo na lang. Hindi na ho ako. Hindi na po ako magkokomento. In terms of the numbers of growth, the numbers of our different measures, the different metrics that we are using for the economy. But beyond that, I think that we still continue to enjoy that the unifying force that the elections became. O sige, hindi ko na paahabain yan kasi sasakit ang ulo nyo. Paramis, sasakit po ulo ninyo. Okay? Ito lang ha. Unang-una niyang sinabi, the first 100 days, ang ginawa is, binuo yung government. For 100 days. Inabot ng 100 araw para buuin ang gobyerno. Una, masyado namang matagal ata yung 100 days para buuin mo gobyerno. Pangalawa, hindi mo nga nabuo. Kulang-kulang pa ng appointment. May mga tinanggal ka pa. Asa nang binuo mo yung gobyerno in 100 days? Asan doon? Kulang-kulang nga eh. Ang dami pang hindi na-appoint. Ang dami pang OIC. Ang dami pang carry over lang. Asan yung binuo dyan? Finish na. Gusto nyong malaman kung ano sinabi ni Yorme tungkol dito. Panoorin sa susunod kong video. Ah! Labo mo! Baduy! Boo! Boo! Boo!
Lokas mong ozor, si Bonnet Boy! Next time na, next time na. Huwag na ngayon, huwag na ngayon. Kayo naman, ang sama na ugali nyo. Huwag naman ganun, ha? Ah,